1942 hanggang 1945, sinapap ng imperialismong Japan ang Pilipinas sa kasagsagan ng World War II. Tatlong taong panunupil at pang-alipusta sa bansang walang kalaban-laban. Ang estado ngayon sa mundo ng boxing ay ganito rin. Natatabunan nila tayo. Lalo na kapag si Tapales ay mabigo. Abay literal na back to zero, ubos ang ating mga titulo. Naglunsad ng guerrilla resistance para bawiin ang 60% lupain kontra sa mga Hapon. Dahil sa pagiging makabayan ng mga sinaunang mandirigmang Pilipino, ay hindi pwedeng basta na lang natin ibigay ang pwesto. Ganito rin ang tema ngayon, isang binansagang kwadro alas ang susubok iangat ang dating posisyon natin sa larangan ng boxing. Yung laban mo sa Japan, ano ang tingin mo? Sa pagkakataong ito, tayo naman ang dadayo sa bansang hindi ka basta-bastang makakakuha ng respeto. At dapat paghirapan mo yun. Nandito na ako sa 122 sa Super Bantam. So, kita kids, and sana lumaban na yung hindi lumaban sa atin. Sapat na ba itong gagawing pangdepensa ng mga Hapon? O lalapain lang at kailangang ilabas ang halimaw nila ngayon. Presenting the undefeated Naoya, the Monster! Ating isa-isahin ang mga opinyon o prediksyon ng mga relevant sa laro bago ang pasig laban. Nami-miss natin yung genre na risk taker. Pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. At saka alam naman natin, may pagka-fretters kasi meron eh. Sino nga ba tong bagong pangfronta nila kontra kay Casimero? Ano yung tingin mo sa kay Ugun eh? Isang dating kampiyon na dumali rin ng apat na Pinoy. I think Ugun is a champion. Then I think is a good boxer and is a mature fighter and jabber. Sikat at pinag-uusapan at saka maraming Japanese fans na recognize si Casimero bilang legit na threat sa Super Bantam. They saw enough from Casimero where he should be a contender at 122. They saw enough that he still got it. He can still be champ. He can still fight champions. I hope a lot of people come to that conclusion from watching this. Para paghandaan ang kalaban, kumuha ang handler ni Casimero ng dalawang kalahi nila. Parehong ginawang praktisan kahit hindi pa 100% ang kanyang ipinapamalas. Curious pa nga sila kung saan nang gagaling ang purong lakas nitong tagabundok. Baka nga raw dahil lang sa devil fruit yan, aka durian. Sa katunayan, libreng scout report pa nga to sa kalaban o di kaya sa kampo ni Inoue bilang future rival niya. Mga pasundot-sundot na suntok at mga galaw na mahirap hulaan. Magkakatagas talaga sa tagiliran na para bang malaking tubo ang pinantira sa tadyang. Ngunit hindi natatakot si Uguni sa kung ano man ang bintahe ni Alas. Kuwela pa nga at tila mukhang sasabay pagdating sa verbal jab. Madong nakanti ka mga tuto. Sana madala niya ang ganyang karakter na ipinapakita hanggang sa sukdulang rounds. Gigil rin itong patunayan muli ang sarili para linisin kung ano man ang kalat sa huling laban. So ako excited na rin. Hindi may tatangging may mga nadismaya dahil ang pangakong may ulo nagugulong, abay tumayo pa at nagbigay hirap sa kanya. Sumbua, but he's fighting smart at this moment. Oh, big shot again by Itumbua. Oh, look at... Ano kaya ang pakiramdam sa unang apak niya sa Japan para magpasiklab sa harap ng mga kritiko at fans? Yung laban mo sa Japan, ano ang tingin mo? Japan, I'm excited because you know, a lot of boxing in Japan. Then
kahit aling anggulo o kahit saang pwesto ay hindi mawawala ang mga patutsada niya kay Inoue. Gusto ko isusunod ko si Naoya Inoue, basta hindi na siya tatakbo. Saktong-sakto dahil mukha nga maglalagi sa super bantamweight ito para i-establish ang kanyang dominance. Personally, I think si Inoue takot kay Casimiro. Among na Pilipino si Casimiro kinatakotan niya. Ako lang ba o lahat tayo ay may kutob na balang araw ay magkukrus din ang landas nila? Pero bago yan, ishare ko lang ang bagong online game na kinagigiliwan. Handog sa atin ng P-Win 777 kung saan maaari kang jumakpat ng malakihan. Isang pindot lang ay rekta na agad para tumaya. Lapag tayo ng 200 at tingnan natin ang resulta. Ayan, at naging 400. Sa unang deposit mo ng 100, may rebate na 100 rin. Kumbaga, madodoble. To register, i-click lang ang link sa description o comment section dahil hindi lang 1-2 sa bakbakan, kundi 1-2 rin sa talpakan. Sana walang problema sa kondisyon ng Pinoy sapagkat ito ang deal breaker kaya hindi may kasakasa. Twice he's done it and twice he's failed to get in the ring with me, so strip him. Sana rin maging top contender na siya para wala nang rason o idadahilan pa. So kinakailangan iposisyon ni Casimiro ang sarili niya sa number one position. Kung sakaling maganap, may chance pa kayang kontra sa one of the best pound for pound ngayon. Tell you honestly, Casimiro mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Si Casimiro kasi talagang malakas. Huwag rin nating isantabi ang kakayanan nitong former champion. Nakikipagsabayan na rin ito kapag usapang body shots. At syempre, ang paborito niyang knockout weapon, ang kanyang quick and sharp right straight. Ay naku po, maling right straight ata itong na-edit natin. Teka, ito pala. Ultimo mga sikat sa industriya ng social media ay dumadayo. Boss Toyo in the Planet abay kumasa pa sa challenge nila. Wala raw uurungan kahit isang 3-division champion pa yan. Kaso lang, umaayaw agad sa durian. Oh, durian challenge! Kayo, ano ang kutob nyo? Aabot ba to hanggang dulo? Ito si Uguni, parang guni-guni. Oh, may aayaw na naman. Lalo na kung matatagasan sa tagiliran. He just wasn't on the level of Casimiro. Kaya abangan ang paglusob ni Alas sa Land of the Rising Sun. Baka hindi nasisikata ng araw at ilang buwan ang ilalagi sa pagamutan.